habang tumataas ang kaso ng COVID-19 sa bansa, parami ng parami pa rin sa ating mga kababayan ang nahihirapan. Marami pa rin ang walang kita, walang trabaho, at walang makakain. Kaya patuloy na sinusulong ni dating Speaker Alan Peter Cayetano at ng grupong BTS ang pagbibigay ng 10,000 ayuda upang matulungan ang mga sektor na lubos na tinamaan ng pandemya. Malaking tulong po sa amin yung nabigay po ni former Speaker Cayetano dahil wala rin naman pong masyadong pinagkakaabalan sa bahay. Talagang tinutukan ko po yung pag-online selling. Gusto ko rin po talagang matuto sa pagninegosyo po. At ngayong linggo ay umabot na sa 10,558 beneficiaries ng 10,000 ayuda at nagpatotoo na sila ay nabigyan ng pag-asa. Sa ngayon ay mas dumami pa ang nabigyan ng pagkakataon na maiahon ang buhay sa buong Pilipinas. On, wala na akong paninda kundi ilan-ilan lang. Nang dumating ang tulong ni Speaker Alan Cayetano, ito medyo dumami-dami na. Ang aking kinikita sa araw-araw is 200 pesos. Masaya na ako kahit papaano mayroon akong kinikita na 200 pesos. Para sa dating speaker, lahat ay posible kung tayo ay magdadamayan at mananampalataya sa Diyos. Tuloy ang bayanihan, tuloy ang pag-asa. Ito ang 10,000 pag-asa. Before pandemic, OFW po kami ng asawa ko. Since yun nga po yung situation, umuwi po kami dahil mahirap nga po yung pandemic. So, kailangan po namin maghanap ng source of income. Ang naging option po namin, magbenta online. Nung natanggap ko po yung 10,000 from Speaker Alan Cayetano, yung 5,000 po, dinagdag ko po sa capital po namin sa online selling, which is ang product po namin is yung sabon sa Shopee po. Yung another 5,000 po, pinabili ko nga po ng BX sa province. So, yun nga po, nakadagdag sa capital namin, nakabili ng baboy. Pag nabenta po yun, ang in-expect ko po, pandagdag po namin sa pambayad po namin sa mga expenses po namin, lalo na sa hospital bill, sa panganganak ko po. Before po, online seller na rin po ako. Everyday, kita po namin, online is mga 100 to 200. Pero nung na-receive po namin yung tulong mula kay Speaker Alan Cayetano, medyo nadagdagan po siya. In a week, umabot na po siya ng 1,500. So malaking tulong po para sa amin. Especially ngayon po dahil buntis nga po ako. Masasabi ko lang, still, yung faith kay Lord dapat andyan lang 100% kasi hindi niya tayo pababayaan. And meron at meron, magbibigay siya ng way para mabless tayo. Katulad nga ni Speaker Alan Cayetano, nandyan siya para tumulong. Naghahanap siya ng way para mabigyan tayo, maabutan tayo ng tulong. Ang nais ko po magpasalamat kay Speaker Alan Cayetano sa na-receive po namin na 10,000. Malaking bagay po sa amin yun. Hindi po namin kayo makakalimutan. And makakaasa po kayo, Congressman, na yung support po namin ay andyan sa anumang laban niyo po. Malaking factor po kayo para sa amin ngayong, especially ngayong pandemic po. Maraming salamat po. Tsaka thank you po. God bless you po. More blessings to come, Congress. Sa ating pangangailangan, sa ating pananalangin na sana Diyos ko po, tulungan niyo po kami. Dahil ngayon po, panuin na sa oras ng kagigitan. At eto na po ang sabon. Salamat po tayo at meron tayong Kuya Alan Cayetano na ginawang instrumento ng ating Panginoon para tugunan
hindi sa bawat pinitigan na nangangailangan. Pagkabalik niya, ang nag-revisyon niya po ng programa no, sa pangisunod pag-asa. At dito po sa barangay Batasan Hills, at alam ko, ang lakas ng Batasan Hills ay kababaihan. At nakakatuwa na rin niya yung isang tunay yung pag-asa. Papapakan ng isang tunay yung pera. No? Kaya papakalunin natin ang ating mga congressman. Alam na salamat. At alam ko, maraming ang matutuluan. Ito po, maraming pa niya pamilyahan ito. Ayamanin natin, makapagpublisa tayo sa negosyo na nais natin. Unti-unti natin ibangon yung pagdadapat natin, lalo na kung panahon ng pandemya. Pagpalaan ko, ano ang alikain pa ng ating mahal na congressman ang datay tumulong ng datay sa kwarta. Hindi po, magandang naga sa inyo. Sa pandemic na nangyari ngayon, napakahirap dahil marami po talaga ang naapektuhan. Una-una na ang mga kababaihan, syempre, mga ina ng tahanan. Hindi ko po matitiis na ang mga anak ko, makita ko na nahihirapan. Bilang ina at kababaihan, mapamaraan tayo. Gumagawa tayo ng paraan kung paano makakasurvive. Ang 10,000 pag-asa po na ibibigay nyo sa aming mga kabarangay, malaking tulong po ito para makasurvive sila sa panahon ngayon. At sa tulong ng Panginoon, nagpapasalamat kami dahil hindi niya pa rin tayo pinababayaan. At nariyan pa rin siyempre si Congressman Alan Peter Cayetano na dahil sa programa niyang 10,000 pag-asa, malaki ang naitulong sa mga kababaihan o sa iba pa nating mga kababayan. Marami pong kababaihan ang natuwa sapagkat marami sa pangangailangan nila ang natugunan sa pamamagitan nitong 10,000 pag-asa. Congressman Peter Cayetano, maraming maraming salamat. Ang aming pong taus-pusong pasasalamat kay Speaker Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, at kay Congresswoman Lani Cayetano. Isa po ang aming barangay sa inyong napili na pagdausan po ng inyong napakagandang programa na 10,000 pag-asa. At nagpapasalamat din po ako sa samahan ng kababaihan na nakasama ko po itong araw na to. At sana po lahat po nang nabiyayaan ngayon na Tigamuntinlupa at nabigyan po ng cash na 10,000 piso. Sana po lahat ng nakatanggap, gamitin po natin to sa tama. Palaguin po natin ang pera na to dahil ito po ay para sa atin. Napakalaking bagay po, tulong po sa atin ng pamilya Cayetano. Muli po, maraming maraming salamat po. Taos pusong nagpapasalamat po sa pamilya Cayetano sa pagbibigay ng tulong sa mga kababayan namin dito sa siyudad ng Muntinlupa. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Unang-una po, nagpapasalamat po tayo kay Congressman Alan Cayetano sa pagbibigay ng kanyang 10,000 ayuda na pag-asa para sa ating mga kababayan. Talaga namang malaking bagay po ito, lalo higit sa panahon ngayon ng pandemya, na talagang marami po ang nagugutom, marami po ang mga walang nawalan ng hanap buhay at talagang patuloy na naghihirap. Kaya kung kaya't naman dito sa programang ito, lalo tigit sa ating pong mga kababaihan na nabiyayaan dito sa ating pong barangay. Dahil pwede po ito na maging panimula sa kanilang mga maliliit na negosyo o kaya panimula dun sa para sa buhay, hanap buhay ng kanilang bawat pamilya. Ang kagandahan nito ho, yung ating pong mga kababaihan sa barangay at sa ating komunidad ay napakalaking tulong po at napakalaking responsibilidad po nila. Lalo tigit sa empowerment ng ating women na talagang nakakatulong, lalo tigit sa pagpapalaganap ng pagkakaisa, ng hanap buhay, ng
kapayapaan ng ating pong komunidad. Maraming salamat po, Speaker Alan Cayetano. Mabuhay po kayo.